Magandang araw. Ngayon ay tatalakayin na natin ang ikatlong module para sa ikatlong markahan, ang Mangarap Ka. Narito ang ating mga layunin. Alamin na natin. Una, nakikilala na ang mga pangarap ang batayan ng mga pagpupunyagi tungo sa makabuluhan at maligayang buhay sa aspetong, una, personal na salik na kailangan paunlarin kaugnay ng pagpaplano ng kursong akademiko o technical vocational, negosyo o hanap buhay. At ikalawa, pagkilala sa mga kahalagahan ng pag-aaral bilang paghahanda sa pagnenegosyo at paghahanap buhay at ang mga hakbang sa paggawa ng career plan. Ikalawang layunin ay nakapagtatakda ng malinaw at makatotohanang mithiin upang magkaroon ng tamang direksyon sa buhay at matupad ang mga pangarap maging ang pagsaalang-alang sa mga sariling kalakasan at kahinaan at pagbalangkas ng mga hakbang upang magamit ang mga kalakasan sa ikabubuti at malagpasan ang mga kahinaan. At ikalawa, pagtanggap ng kawalan o kakulangan sa mga personal na salik na kailangang pinaplanong kursong akademiko o technical vocational, negosyo o hanap buhay. So ang unang parte ng module na ito ay may kinalaman sa ating pangarap at mithiin, sa inyong mga pangarap at mithiin. Subukin natin. Tukuyin ang sumusunod na larawan. Tukuyin ang mga sumusunod na larawan. Punan ang mga nawawalang letra upang mabuo ang salita. Gamit ang apat na larawan na inyong nakikita, ano kaya ang salitang mabubuo na may letrang P, A, at L? Tama, ito ay tungkol sa pag-aaral. Ikalawa, ano kayang salita ang mabubuo gamit ang mga larawan na pinapakita sa inyong screen? Ito ay may mga letrang P, A, at P. Tama, ito ay may kinalaman sa pangarap. Ikatlo, ano namang salita ang binubuo ng mga letrang H, A, B, at H? Tama, ito ay ang hanap buhay. At ang panghuli, ano namang salita ang binubuo ng mga letrang T, L, or T? Tama, ito ay may kinalaman sa talento. So, talakayin na natin. Inyong nakita ang apat na mga salitang ating magagamit or may kinalaman sa inyong pangarap at pagpupunyagi patungo sa pinapangarap ninyong kurso. Maaring ito ay sa technical vocational, akademiko, pagnenegosyo, or paghahanap buhay. So, talakayin na natin. Ang una ay ang pangarap. Marahil lahat sa atin ay may pangarap at kailangan na mayroon tayong pangarap dahil ang pangarap ay batayan ng pagpupunyagi tungo sa makabuluhan at maligayang buhay. Mahalagang mangarap ang tao para sa maganda at planadong kinabukasan. Mahalaga ding matutunan na kailangan ang mithiin sa pagkamit ng pangarap. Ito nga ang sinasabi natin na kung wala kang pangarap, para kang isang patay na tao. Kaya as much as possible, ngayon pa lang, binubuo nyo na ang inyong pangarap. At kaya nga kayo nag-aaral dahil for sure kayo ay may pangarap. Ano ang magiging pangarap nyo? So somehow ang pangarap ay may kinalaman sa future natin. Ano ba ang gusto mong kinabukasan? Ano ba ang buhay na gusto mong magkaroon? At para maabot ninyo ang inyong pangarap, kailangan natin ng mithiin or goals. Ano nga ba ang mithiin or goals? Ang goals or mithiin, ito ay ang tunguhin o pakay na iyong nais na marating o puntahan sa hinaharap. Sa simpleng salita,
Ito ang nais mong mangyari sa iyong buhay balang araw. At sa makatuwid, ang mithiin ang magbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Ang pagkamit nito ang magbibigay ng saysay sa iyong buhay. So, ibig sabihin, majority ng ginagawa natin ay may kinalaman sa goals ninyo sa mithiin natin. So, again, kailangan maging mapanagutan sa pagpili ng iyong mga mithiin. Kung wala kang minimithi, para na rin walang saysay ang iyong buhay. Kung wala kang goals, pwedeng goal mo for the day. Okay? Now, mayroong mga pamantayan sa pagtatakda ng mithiin or paano ba tayo makakapag-set ng goals? Ano bang mga kailangan natin para makapag-set tayo ng goals? So, narito ang mga pamantayan sa pagtatakda ng mithiin or pagsiset natin ng goals. Ito ay ang SMART A. Una, specific or tiyak. M, measurable or nasusukat. A, attainable or naaabot. R, relevant or angkop. T, time-bound, mabibigyan ng sapat na panahon. At A, action-oriented or may angkop na kilos. Ano nga ba ang specific or tiyak? From the words itself, sa pagsiset mo ng goals, kailangan specific ka, kailangan tiyak. Halimbawa, ano ba ang gusto mo talagang trabaho pagdating ng panahon? Kung gusto mong magiging doktor para maging mas tiyak, anong klaseng doktor ang gusto mo? Sa panahon ngayon or sa inyong since nasa grade 7 pa kayo, malamang ang iba sa inyo ay nalilito pa kung ano talaga ang kukunin nilang course or track or strand pagdating ng senior high school, course sa college, at magiging trabaho in the future. Pero somehow ngayon pa lang, unti-unti nyo na dapat binubuo ang inyong mithiin para pagdating ninyo ng grade 9 at grade 10, madali na lang sa inyo para makapag-decide ano ba talagang track at strand ang kukunin mo sa senior high school. At pag graduate mo ng senior high school, alam mo na rin kung anong course sa college ang kukunin mo para maabot mo yung minimithi mong trabaho, yung pinapangarap mong trabaho. Okay, so dapat maging tiyak ka, be specific. Para pagdating ng panahon, hindi ka palipat-lipat. Katulad niyan, grade 11, gusto mo na STEM. Pero nasa kalagitnaan ka pala ng grade 11, nagbago na naman ang iyong decision dahil hindi mo pa hindi ka nakapag-set ng goals ng maayos. Kaya biglang gusto mo nang maging kumuha ng ABM. So, sayang ang oras at panahon at pera na iyong ginugol kung bigla kang magbabago ng strand at track. Okay? Next ay ang measurable or nasusukat. Dito ay may kinalaman ito sa kakayahan mo na kumuha ng course na gusto mo. Kamusta ba ang grades mo? So, dito masusukat din dapat ang iyong progreso sa pagsulong ng panahon patungo sa iyong mithiin. So, kaya mo ba? Kung gusto mo maging doktor, kamusta ang grades mo? Kaya ba ng ability mo? Kaya ba ng kakayahan mo? Kaya ba ng loob mo na maabot ito? Okay? Somehow, dapat maging realistic tayo, kaya dito nilalagay sa mas measurable or nasusukat. So, i-assess mo asan ba ang iyong aptitude or ang level ng iyong kakayahan para dun sa inaasam mo or minimithi mong trabaho or kurso. Ikatlo ay ang attainable or naaabot. Yung pinapangarap mo ba, yung minimithi mo ba ay kayang maabot? Kung kaya, well and good. So again, ang mithiin ay dapat makatotohanan, maaabot at mapanghamon. Again, realistic. Kung gusto mo maging doktor, tanungin mo ang sarili mo. Kaya ba ng kakayahan mo? Plus, kaya ba ng budget at financial concerns mo? Dahil ang pagdodoktor ay isang mahal na kurso at matagal na kurso. Kaya mo bang mag-spend or mag-google ng almost 10 years sa pag-aaral dahil sa pangarap mo at sa minimithi mo maging doktor? Maaabot mo ba? Yun ang isang tanong. Okay? Pang-apat ay ang relevant or ang angkop. Angkop ba ang iyong minimithing kurso para sa gusto mong trabaho? Ano ba ang layunin mo para sa minimithi mo na yan? At syempre, kailangan suriin mo din ang priority mo. Kung gusto mo maging doktor at ikaw ang panganay,
marahil at malamang sa malamang, may ibang pamilya na nasa ganitong sitwasyon ay mahihirapan sa ganyang kalagayan dahil nakasanayan natin sa kultura natin mga Pilipino na kapag panganay ka, somehow tutulong ka sa mga magulang mo para matulungan ang mga kapatid mo sa pag-aaral. So somehow ikaw yung magiging breadwinner. So tanungin mo ang sarili mo, angkop ba? So ano bang ipapriority mo? Yung kagustuhan mong maging doktor o yung pagtulong mo muna sa magulang mo? So ito ay isa sa magiging malaking desisyon mo in the near future. Nagkakaroon ng malaking dilema or bagabag sa loob regarding sa mga priorities. Lalo kung gustong-gusto mo talaga yung isang bagay pero may pumipigil sa'yo dahil may mga sitwasyon kayong kailangang harapin or unang harapin at kailangang i-resolve. So yan, angkop ba yung minimithin mo? Ikalima ay ang time-bound or mabibigyan ng sapat na panahon. So dito, isipin mo kung gaano mo katagal kayang matupad ang iyong mithiin. Kasi the more na matagal ang pag-achieve mo nito, the more din na money at time na i-spend mo. Katulad yan nga, nasabi na sa pagdodoktor. So open ka ba or aware ka ba na ang pagiging doktor ay aabot ng 10 taon ng pag-aaral? So handa ka ba sa magiging financial na paggastos mo or financial stability ng pamilya mo? May sponsor ka ba or magiging scholar ka ba? So time bound. At okay lang ba sa pamilya mo na ganung katagal ka bago makapagsimulang magtrabaho? Okay? At ang pinakahuli ay ang action oriented or may angkop na kilos. So kailangan sa pagpapahayag ng mithiin, kailangan ay nasa pangkasalukuyang kilos ka. Kailangan nasa present tense ka. Kailangan kumikilos ka looking sa yung goal, pero kailangan aware ka sa ngayon. So kung gusto mo maging doktor ngayon pa lang, pinapagbuti mo na ang iyong pag-aaral. Ngayon pa lang, nag-advance reading ka na sa possible na talakayin. Ngayon pa lang, gumagawa ka na ng paraan or sinasanay mo na ang inyong mga virtues para sa gagamitin mo kapag ikaw ay nag-aaral na ng medisina. So, maging positibo ang iyong mithiin upang ang kahihinat na nito ay lubos na kaligayahan. So, ngayon pa lang, ikinocondition mo na yung isip mo, ginagawa mo na yung unti-unting hakbang para maabot mo ang iyong mithiin at pangarap. Huwag mo nang antayin na sa grade 10 ka pa mag-decide kung anong strand ang kukunin mo. Huwag mo nang antayin na sa grade 12 ka pa mag-decide kung anong course ang kukunin mo. Ngayon pa lang, binubuo mo na yung mithiin mo. Kaya action-oriented now. Focus on the now at kinoconsider pa rin yung future. Okay? Mayroong dalawang uri ng mithiin or goal. So, andyan yung pangmadalian at pangmatagalan. So, unahin natin ang pangmadali ang mithiin or short-term goal. Ito ay mga mithiing maaaring makamit sa loob ng isang araw, isang linggo, o iilang buwan lamang. So, kaya nga sa name niya, short-term goal. So, makakuha mo yung gino-goal mo na yun or yung mithiin na yun ng madali. So, kunyari, ngayong araw, anong goal mo? So, goal mo matapos yung mga activities sa Google Classroom. Goal mo ay makapag-review sa mga classes. So, yan, makakamit mo yan ngayon. Anong goal mo for the next week? For the next grading? Yan, kasama dyan or sa ilang buwan. So, pagdating ng grade 8, anong goal mo? So, short-term goal. Next naman ay ang pangmatagalang mithiin or long-term goal. Ito ay maaaring makamit sa loob ng isang semester or let's say isang grading or dalawang grading or isang taon o 5 taon or more. So nandyan na syempre yung goals mo with regard sa buhay na gusto mo, nandyan yung goals mo regarding sa possible na kukunin mong strand or track pagdating ng senior high school or pag nag-grade 8 ka ba, ano yung gino-goal mo? Kung ngayon na grade 7 ka, hindi ka nagkaroon ng with honors next school year, gusto mo na ba or gino-goal mo na ba or minimithi mo na ba ang maging with honors? Okay? Now,
Yung mga short-term goals, yung mga pangmadali ang mithiin, ito ang magiging stepping stone mo para makuha at ma-achieve ang pangmatagalang mithiin. So habang inaabot mo tong pangmatagalang mithiin, naaabot mo na rin unti-unti ang long-term goal mo. Okay? Now, may mga hakbang sa pagtatakda ng mithiin or steps para makapag-set ka ng goal. Napakadali lang na mga to, napaka-practical na gawin. Una, isulat ang iyong itinatakdang mithiin. Mas maganda kung na-visualize ninyo. Kaya ang ibang mga tao ay gumagawa ng dream board or isang dream journal na kung saan doon nila nilalagay yung goal nila. So, pwedeng kumuha ng mga larawan na maging inspirasyon ng goal mo at ng iyong mithiin. So dito sa isulat ang itinatakdang mithiin, tanungin mo kung pasok ba sa smart A ang goal mo. Ikalawa, isulat ang takdang panahon ng pagtupad ng iyong mithiin. Syempre, kailangan alam mo kung kailan mo ma-achieve yung goal mo. Para ngayon pa lang, like what I've said kanina, kumilos ka na para matupad ang iyong mithiin. Huwag mo nang antayin yung panahon na saka mo marirealize bakit hindi ka kumilos agad. Ikatlo, isulat ang mga inaasahang kabutihang maidudulot mula sa itinakdang mithiin at sa paggawa ng plano para rito. So dapat dito, sinusulat mo na or alam mo kung ano yung mga benefits ng goal mo. Okay? Para yung plano mo somehow na bubuo mo na at para nakikita mo at lalo ka ma-inspire kasi ito ang magbibigay sa'yo ng inspirasyon para i-continue yung goal at mithiin mo. At ika-apat, tukuyin ang mga maaaring maging balakid or hadlang sa pagtupad ng iyong mga mithiin. Siyempre, alam naman natin na sa pagtupad ng ating mga mithiin or goal, may mga struggles, may mga challenges. Dapat alam mo rin yan. So halimbawa sa pagdodoktor, anong possible na challenge mo? Siyempre, yung kahirapan sa pag-aaral, mahirap mag-aral ng medisina. Pangalawa, yung finances. So, dapat alam mo yung possible na kaharapin mo para kapag dumating yon prepared ka na. Kasi dapat sa number 5, mayroon ka ng naisip na solusyon sa mga challenges na yon. So, kunyari, malagay ka sa financial crisis or magkaroon ka ng problema sa finances, sa pera mo, pagdating na nag-aaral ka na ng medisina, anong possible na solusyon doon? Posibleng dapat nakapag-ipon ka na somehow or posibleng meron kang scholarship na makuha na inapplyan para kapag dumating yon ay meron ka pa ring pang backup. Okay? So again, pang-apat, tukuyin yung mga challenges at pang-lima, alamin yung mga solution para dito. Syempre, kung alam mo yung solution, madali ka na makakakilos or magkakaroon ng gawain or action para dun sa challenges na haharapin mo. Now, may mga personal na salik at mga kakailanganin or requirements sa pinaplanong kursong akademiko, academic track, or technical vocational, sining o sports, negosyo, or hanap buhay. So ito yung academic track, technical vocational track, arts and design, and ABM, negosyo or hanap buhay. So may mga salik na kailangan minumold ninyo or dine-develop. Una na dyan ay ang pagpapahalaga. So, sa pag-commit ninyo ng mithiin, sa inyong pag-aaral, sa pag-commit ninyo ng goals ninyo at ng pangarap, kailangan number one itong pagpapahalaga. Tinalakay natin ito mula module 1 at module 2 ng ikatlong paitang, ano nga bang pagpapahalaga? Ang humuhubog sa kakayahan ng tao na piliin ang tama o mali. Ito rin ang nagdidikta kung ano ang maganda, mahusay at kaibig-ibig na mga bagay sa buhay. So, nandyan na talakay na natin. Recap ko lang ang pagpapahalaga. Nandyan ang absolute moral values at cultural behavioral values. At alam nyo na yung mga halimbawa ng mga ito. Pero pagdating dito sa pag-abot ng ating mithiin at ng pangarap na may kinalaman sa future na trabaho ninyo, nandyan ang dalawang uri ng values. Una na dyan ay ang mga pagpapahalagang kaugnay ng paggawa or work values. So tulad ng example nito ay kahusayan sa paggawa, pagtanggap sa mga pagbabago or sa changes sa trabaho, pagharap sa publiko, pagtanggap sa pagkakaiba-iba at iba pa. So work values, from the word itself, work values. Ito yung mga magagamit mo as you go along with your studies, preparing you para sa
pagtatrabaho or pag punta sa work ninyo or sa work world. Okay? Pangalawa, mga pagpapahalagang kaugnay ng pagpapaunlad ng karera or career values. So tulad ng pansariling pag-unlad, pag-angat, pagkilala at iba pang kasipagan, pagkukusa, pakikiisa sa sama-samang paggawa o teamwork, paggawa ng may kahusayan, pagkamaayos, patriotismo at nationalismo at self-reliance. So ito mga huling nabanggit katulad ng patriotismo, nationalismo at self-reliance, ito ay iba sa isa lamang or kasama sa mga values na magagamit ninyo pag nasa workforce na kayo or nasa work world na kayo, nasa career world na kayo, na kung saan dapat gagamitin nyo ito hindi lang sa pag-improve ng sarili ninyo, bagko sa pagtulong sa inyong lipunan. Okay, so tandaan, work values at career values. So kailangan ngayon pa lang, dine-develop nyo na tong values na to para pag ka-graduate ninyo ng college ay madali na lang sa inyo dahil na-develop nyo na to, na-improve nyo na to mga values na to at na-instill na sa inyo itong mga values na ito. Pangalawa na kailangan na salik para sa pipiliin mong kurso or sa future mo when it comes to work world ay ang interest. Ang pagkakaroon natin ng interest o pagkahilig sa isang gawain o ay nababatay sa ating mga pagpapahalaga. So balikan lang natin, tinalakay natin noong first grading about sa inyong mga hilig. Yan, kailangan related yung kukunin ninyo or na track at strand at course sa inyong hilig para maging enjoy, para mag-enjoy kayo sa inyong ginagawa. So kung mahilig ka sa matematika, pumili ka ng kursong may kinalaman sa matematika para hindi mo mapapansin na dumadaloy ang panahon dahil nag-e-enjoy ka. Di ba kapag nag-e-enjoy tayo, hindi natin napapansin na natatapos na natin ang isang gawain at hindi natin napapansin ang mga challenges na kinakaharap natin dahil nag-e-enjoy tayo sa ginagawa natin. Lalo na kung ikaw ay nag-e-enjoy sa pag-aaral para ma-achieve mo ang iyong mithiin at goals. At ang ikahuli ay ang kakayahan. So kailangan nakabatay din sa kakayahan yung pipiliin mong kurso para ikaw ay somehow madalian. Dahil likas ang talento at kakayahan, ngunit kailangan itong sanayin. Dahil alam mong meron ka ng pundasyon, kaya madali na lang para sa iyo na maabot ang iyong mithiin dahil na-train ka na, may talento ka, at yung kakayahan mo ay na-develop mo with regard sa pipiliin mong skill, track or strand at trabaho. Okay, so tandaan yung tatlong salik, values or pagpapahalaga, interest o hilig, talento at kakayahan. Tandaan natin, ang mga hakbang sa pagkamit ng itinakdang mithiin ay nagbibigay ng direksyon at nagsisilbing gabay sa pagkamit nito. Nasisilip mo sa iyong mga pangarap ang mga maaaring kahinatnan ng iyong mithiin sa buhay. So again, ngayon pa lang kailangan nagsiset ka na ng goals mo, pwedeng long term, short term, para maabot ang inyong pangarap. Parang pangarap para sa sarili mo at pangarap syempre pati sa pamilya mo. If ever, kasama na rin ang pangarap mo para sa lipunan. Ngayon pa lang binubuo mo na ang iyong hagdan patungo sa iyong goal. Salamat sa inyong pakikinig. So tatalakayin natin sa susunod na session ang ikalawang bahagi ng mangarap ka or ng module 3 na may kinalaman sa kahalagahan naman ng iyong pag-aaral. Narito ang ating mga sanggunian, most essential learning competencies, edukasyon sa pagpapakatao 7 na learner's module at Canva for education. Muli, salamat sa iyong pakikinig at mag-prepare para sa ating next session. Bye!